itong mga feeder lift ko guys, napakahaba na nila. Nung nakat ko siya from Marcot hanggang dito lang siya. Ayan o, itong pinakadulo niya nung tinanim ko siya dito sa pot. And then sa ngayon, tignan nyo kung gano'ng nakahaba. O diba? Times 3 na siya. Dati mga 10 inches lang. Yan, nasa 30 inches na yung kanyang stem lang. Wala pa tong 1/4 na dahon niya. Ayan o. Sobrang laki na ng dahon. Ang target ko dito ay gusto ko siyang magkasanga dito sa may ilalim. Ayoko siyang sobrang taas na walang sanga. Maraming paraan para magpasanga ng mga puno. Kahit yung lola ko dati, yung ginagawa niya, pinuputol niya ang dulo ng kanyang mga punong kahoy. Marami kami mangga, avocado, at kung anong bang mga prutas dati doon sa bukid namin. Marami tanim yung lola ko. Ang ginagawa kasi niya, pinuputol niya para magsanga. Mga ganito palang kaiksi. Ayan, pinuputol na niya yan. Kaya, kaiksi lang yung mga kahoy. Maraming sanga. So ito, medyo na overgrown na siya kasi ang target ko sana nito mga hanggang dito ko siya putulin. Kaso, tumubo ulit yung bagong dalawang dahon. Grabe, ano laki yun. Oh, diba guys? Pwede rin na kung gusto natin na ganito siya kahaba, halimbawa, tinatamad tayong gumawa ng ibang paraan, yung ginagawa ng iba dyan, pinuputol na tong dulo. Pag pinutol mo yan, so mag-stop na yung growth niya dyan. So ang gagawin niya, hahanap siya ng mga nodes niya kung saan tutubo yung mga sanga. Kaya naging multiple brands. Yung iba naman, yung ginagawa, pwede rin na kung mature na yung top nito, pwede mo siya i-cut mga dito. And then pwede mo siya ilagay sa tubig, water propagation, or direct mo na siya sa pot na may soil. Para meron ka rin bagong tanim. Pero ang the best na gagawin dito, yung ginagawa ko kahit sa rubber plants ko, double purpose. Ang ginagawa ko dito, marcoting. Para habang nagpapaugat ka ng marcot mo, ay nag-start na rin tumutubo yung mga sanga. Kasi guys, yung sanga ng mga puno, kahit yung rubber tree sa mother plant mismo, nagputol ako, umabot na mga 1 month bago tumubo yung bagong shoots. So halimbawa, kung ang purpose mo lang magpasanga, pag tinanggal mo tong dulo, hintay mo pa mga at least 1 month bago mo makita yung resulta. Yung iba naman, yung ginagawa, sinusugatan dito, notch. Notch yung tawag nila. Kasi ang mangyari, ang tubo kasi ng mga halaman, diretso yung pataas sa pinakadulo. Ngayon, kung putulin mo yung dulo, siyempre hanap siya. Natutubuan ng bago. So yung ginagawa ng iba, sinusugatan dito. Halimbawa itong node yan. Sugatan yan dyan sa taas. Pag sinugatan mo dyan, yung nangyari, yung nutrients na paakyat ganun, imbis na paakyat, makat siya dito. So yung tendency niya, posibleng magsanga siya dito or dito sa mga baba kung saan yung may node. Ganyan. Pero sa ulitin, ang mangyari, maghintay ka pa ulit mga 1 month or more para makita mo yung resulta. After a month, pag walang tumubo, sayang yung time na hinintay mo. Pero ito, pag marketing kasi, at hindi pa siya nagsanga, nag-uugat na siya. O bago mo siya putulin, may ugat na, may sigurado ka na na bagong tanim. Kasi pag cutting, sobrang baba nung rate na mabuhay mo siya. Nakabuhay din ako ng cuttings, pero mas marami yung namatay kaysa nabuhay. So ang gagawin ko dito, dahil mataas na siya, ito sobrang bata pa to. Ito, medyo matured na to. Kunti. So pwedeng dito ako mag-markot. Kasi pwede naman na dapat mga dito para maiksi lang, kaso alanganin mga putol yan. Pwede ako mag-markot dito. And then, pag nagsangasa dyan, pwede pa ako ulit mag-markot dito. Kasi ang pinaka-target ko nito, mga ganito lang siya kahaba.
Ganito siya kahaba, tapos magsasanga siya mga dyan. Maraming nodes dito guys. Ito yung pinakadulo niya nung nagmarkot ako. Kaya medyo matagal yung time bago siya tumubo. Kaya maraming nodes dyan. So ang target ko dito ay magkaroon siya ng multiple branch dyan. Ganun-ganun, pati dito. Kasi ito may mga natanggal na dahon yan dyan. Nung bagong tanim ko pala, mga tatlo. Ngayon, gagawin na natin. Pareho nito. Ito. Ito yung unang nabuhay ko sa water propagation. Pero sa ngayon, meron akong binubuhay dyan. Ibang proseso naman ng cuttings. So yan guys, mag-markot na tayo. So itong isa, ganun din yung gawin ko. Marami kaming tanim na aloe vera dito guys. Kaya pwede rin to gamitin natin pang rooting hormone. Ayan, dinurog ko lang nilagay dyan sa tubig. Ibaba natin dyan ang medium natin. Guys, may mga tumubo na mga moss dito sa aking crack. Hindi ko alam nung klaseng moss yan. Basta moss. Op, lumot. So itong itry ko ngayon. Gamitin ko siya bilang medium doon sa i-markot natin. Try natin kung epektibo ba. So yan ang mga materials na gagamitin natin. Kailangan natin ng cutter o kutsilyo. Kahit ano, basta matalim. Kailangan natin ng pantali kahit anong meron kayo. Straw, ito, cable tie, pwede rin. Kailangan nyo ng plastic, pang wrap. Oh, preparasyon pang pahid sa dagta. Saka itong medium natin na gagamitin. Itong moss, ginupit-gupit ko siya. Para kasi ilagay ko rin siya sa plastic eh. Nababad ko na rin yan dito sa aloe vera extract. Plano ko dito, dito ako banda mag-cut. Linisan muna natin yan. Ito, ilagay ko na agad to para in case na tumulo yung kanyang dagta, hindi nakakalat pa sa baba. Ayan. So itong node din. So dito tayo mag-cut sa gitna ng node. Hindi pa masyadong mature to guys, kaya ingat tayo pag mga ganitong stage yung minamarkot natin. Kasi pag masobrahan mo yan, puputol yan. 1 inch lang. Mas madaling balatan guys ang fiddly pig compared sa rubber tree. Dapat pag nag-slice ka, yung dahan-dahan lang talaga. Huwag mong biglain. Walang problema. Pwede ulit-ulitin yung pag-slice. Huwag natin buo. Parang nag-budding lang tayo. Bad grafting. Bata pa kasi itong sanga. So hindi ko na siya kaskasin. Pahiram ko yung dagta niya. Ayan. Okay na yan. Ilagay ko muna ang plastic. Kailang gamit natin ay moss, hindi mo siya pwedeng bilogin. Paggamit mong cable tie, kailangan siguraduhin mo na yun na yung final decision mo bago mo siya ilock. Saka natin lagyan ng moss.
yung pinakataas dito kung saan tayo nag-cut. Dapat matakpan natin yun kasi doon lalabas yung ugat. And then dito sa baba, doon din sa pinaka-last nung nakat natin. Maganda lang sa cable tie kasi sobrang dali niya. Buti mo lang mag-lock na siya. So, yung moisture na yan, kaya na niyang ma-retain yan hanggang sa magka-ugat siya. Pero kung gagamit ka ng medium na yung hindi masyado makaretain ng moisture, kailangan mo siyang butasan dito sa taas para pag nagdilig ka, papasok din yung tubig dito sa loob. Pero ito, hindi ko siya bubutasan. Kasi pag just in case na hindi pa nagka-ugat, and then ito nakita ko na natuyo, i-inject ko na lang. Gumagamit ako ng syringe para mag-inject ng nutrients dito. Pwede rin tubig ulan lang or kung anong rotting hormone yung i-mix mo. Dahil sa mahaba siya at saka ito hindi pa matured, delikado yan. Pag hinangin yan, posibleng maputol. So ang gawin natin, maglagay tayo ng support. So yan guys, hintayin na lang natin kung magkaugat na siya. Pero ang target natin dyan, paramihin natin ang husto ang kanya ugat bago natin siya i-harvest. Ang target natin dito, bakit ginawa natin to, double purpose siya. Na habang nagpapasang na tayo, nagpapaugat din tayo. Kasi pwede naman yung sa na-mention natin kanina na pwede naman itong putulin eh. Pag pinutol mo yan kasi, magsasanga talaga yan. So bakit kailangan mo siyang putulin kung pwede namang magpaugat ka muna bago mo siya putulin. Unless ayaw mo talaga tong gawin, pwede. Tanggalin mo na lang to. Putulin mo to. O kung ito pag matured na, putulin mo rin, water propagate mo or direct mo na lang sa pot na may soil or sand. And guys, tapos na rin natin tong isa. Yan, kukupit yung gamit natin dyan. Itong isa kasi hindi natin sigurado kung tutubo bang ugat dyan. Pero okay lang, experiment kasi. So just in case na hindi man tumubo yung ugat, at least yung main purpose natin dito ay magkaroon siya ng multiple branches. So walang problema, mabuhay man o hindi, at least na-try natin. Kisa naman putulin lang natin, wala ng chance na magkaugat pa. Itong isa guys, marami siyang ugat, pero yung isa wala. Ito, ito yung ginamitan ko ng moss na hindi ko alam kung anong klaseng moss. So ang gawin ko dito, buksan ko siya para ma-check just in case may ugat na or wala, lagyan ko siya ng kukupit. Ito guys, may ugat na siya pero konti pa lang or maliliit pa yung ugat niya. Actually, tutubo naman yung ugat niya kaso concern ko lang baka kasi mabulok siya. So ngayon dahil binuksan ko na siya, dagdagan ko na lang or palitan ko na lang siya ng kukupit. And guys, napalitan na natin ng kukupit. Sana ay makahabol siya. Tignan natin mga next week yung development ng roots niya. Yan guys, kahit nakamarkot ay merong tumubo na mga bagong dahon at saka ang mga ugat niya ay matured na. Ayan, dami ng
ugatnya. At pwede na natin siya i-transfer sa pot. At itong isa na pinalitan natin ng kukupit, ayan o, kita ninyo, sobrang dami na nung ugat niya. Pero hintayin muna natin mag-mature yung mga ugat na yan at mapuno yung kukupit na yan bago natin siya i-transfer sa pot. And guys, naputol ko na. Ilagay na natin sa pot at hintayin na lang natin na magkasanga tong mother tray natin. And guys, may bagong tanim na naman tayo. Yan ko lang siya ilagay sa tabi ng kanyang mother tray. At mga ilang days pa makuha na rin natin yung isa na yan. I-update ko kayo guys pag nagkasanga na tong mother tray natin. Update guys, after 2 weeks. Ayan, doble na yung taas nung harvest natin. At saka tong mother plant, meron ng tatlong sanga. Ayan, ang lalago ng mga sanga niya. Pero medyo mataas pa rin. Pwede rin na mag-markot ulit tayo. Maring dito tayo mag-markot para meron na agad siyang tatlong sanga. And then, plano natin ay magkaroon siya ng branches pa sa ilalim para maging mas maiksi lang yung halaman natin. Ito naman yung isa na na-harvest natin dito. Huli natin siyang harvest. Saka meron na rin siyang bagong sibol. Dalawa. So ayan, na-achieve natin yung plano natin na magkaroon tayo ng multiple branch sa ating fiddle leaf fig habang pinapatubo natin yung ugat bago natin yan pinutol yung bagong tanim na yan. So ayan guys, napaka-successful nung ginawa natin. Walang na-sacrifice at walang na-sayang. Maganda ang naging resulta. So sana ay nag-enjoy kayo sa video ito at kung nag-enjoy kayo, please give me a thumbs up and also share to your friends. And please don't forget to subscribe and click the notification bell so that you'll be notified if I have a new video. Happy planting, everyone!